Magandang araw mga kamatoragon. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang multiplication table. Kung paano ito madaling imemorya, lalong-lalo na ng mga bata. Hindi naman kaila na karamihan sa atin, lalong-lalo na sa mga bata. Tingin nila sa math, lalong-lalo na sa pagmemorya ng multiplication table, ay mahirap, boring, at nakaka-stress. Pero hindi yung problema at huwag kayong mag-alala dahil sa video na to, matutunan nyo kung paano ang madali at pinakamabilis na paraan para may memorya ang multiplication table. Okay, pero bago natin sumulan, don't forget po na mag-like at mag-subscribe mamaya at piki-click na rin yung ring button para updated tayo ng mga bagong video. Ayan, isa sa pinakamahirap na i-memorya sa multiplication table ay yung number 9, yung 9 times table. Kaya yun ang pag-uusapan natin sa ngayon. Alam ko, ilan sa inyo ay alam na ang multiplication table na ito na 9, pero i-recite pa rin natin. Sabayan nyo ako, warm up tayo. 9 times 1 equals 9, 9 times 2 equals 18, 9 times 3 equals 27, 9 times 4 equals 36, 9 times 5 is 45, 9 times 6 is 54, 9 times 7 is 63, 9 times 8 is 72, 9 times 9 81, at 9 times 10 ay 90. Ayon. Sa ngayon, dahil nakita na natin yung answer, meron ba kayong napansin? Kung may napansin kayo, yun ang i-discuss ko sa inyo ang unang sikreto para mabilis nating makuha at mamemorya ang 9 times table. Napansin nyo ba yung first digit ng answer? Parang nagbibilang lang pataas. Simula tayo ng 0, pababa. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yun yung first digit. Samantala, ang second digit naman ay kabaliktaran ng first digit. Napansin nyo ba? Nagbilang ulit tayo. Pataas naman yun. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nakuha nyo ba ang unang sikreto para madaling mamemorya ang 9 times table? Simple lang, di ba? May parang may format lang siya. Kaya madali lang yon. Talo na tayo dito sa pangalawang sikreto. Para madaling memorya, tingnan nyo yung answer natin. Lahat ng digit ng answer, kapag inad mo, lahat yan 9. Tingnan nyo yung sample. 9 times 2 equals 18. Ano yung digits niya? Ang digits niya ay 1 at 8. Pag inad mo yun, 1 plus 8 equals 9. Isa pa, tingnan mo yung 9 times 7. 9 times 7 ay 63. Yung digits niya ay 6 at 3. Pag inad mo, 6 plus 3 equals 9. O diba? Madali lang. May guide na tayo. Kapag ang answer natin, inad natin yung digits ay 9, malamang tama yung sagot natin. Okay. Dito na tayo sa sikreto na pinaka mabilis at pinaka madali na pag-solve ng 9 times table kapag natutunan natin. Kahit walang papel, walang calculator, madali nating makukuha ang tamang sagot. Okay, subukan natin itong pinakamadali na sikreto. Subukan natin sa 9 times 4. Paano natin makukuha ang answer? Simple lang yan. Yung 4, mag-count down tayo. Yan ang answer sa left digit. So, anong countdown ng 4? Diba 3? So, 3 ang ilalagay natin sa left digit ng answer natin. Susunod, kunin natin ang right digit o yung kaparayan nun. Paano yun kukunin? Yung 9, i-minus natin yung answer doon sa countdown. So, 9 minus 3 equals 6. So, yung 6,
yun ang ilalagay natin doon sa right digit. O, diba? 9 times 4 is equal to 36. Subok pa tayo para makuha natin yung pinakamabilis na sekreto. 9 times 7. O, proseso natin. Yung una, di ba? Countdown tayo sa 7. Ano yung countdown ng 7? Di ba? 6 yun. So, yun ang ilalagay natin sa left digit o dun sa isang answer natin. Okay, ngayon nakuha na natin yung isang digit. Paano naman natin kukunin yung kaparehan nito? So, 9 minus 6, yung countdown ng 7, equals 3. So, yun ang kaparehas nitong digit, yung 3. Kaya, kapag pinagsama natin, 63. So, tama ba yung sagot natin? 9 times 7 is equals to 63. Tama. Nakuha ba natin yung pinakamabilis at pinakamadali na paraan para may memorya natin ang 9 times table? Kaya sa mga bata, sa mga magulang, sa mga teenager at mga mag-aaral, hindi po mahirap, hindi boring at hindi nakakapagod ang mathematics. Sa tamang gabay at tamang kaalaman, na mai-enjoy natin ang math at madali lang ito talaga. Kaya kung nais nyo na matulungan ko kayo na mapadali ang mathematics sa pag-aaral nyo, no, note lang kayo ng mga video.